Okay yan guys, magandang hapon. Ipapakita ko sa inyo kung ano mga kailangan sa pagkakabit ng isang mini driving light. Meron ako rito sa lamesa ng mga items na kakailangan ninyo. Ibibigay ko din yung presyo bawat isa para makita nyo kung gaano kamahal or gaano kamura ang pagpapakabit ng isang mini driving light. Para meron din kayong comparison kung dun ba kayo sa mura or dun kayo sa mahal. Nasa sa inyo kasi yan. Lahat ng pagkakabit ng ilaw ay dumidepende kung magkano ang budget ninyo. Ito, ipapakita ko kung ano yung nandito sa lamesa. Okay, yan guys. Ang unahin natin is ang relay. Yan. Meron tayo ditong automotive relay. Yan. Then, ito yung mga traditional relay natin na kadalasan ginagamit. Yan. Merong transparent at meron ding hindi. Yan. Yan. Iba-iba. Iba-iba rin yan. Iba-iba ang presyo ng bawat relay. Depende yan sa brand na gagamitin. Tapos meron din tayong mini relay. Ayan, kita nyo. Ito. Ito yung ating mini relay. Ayan. Ito, naikabit na namin sa PCB board. Ayan. Nakahinang na siya doon. Pero kung ito lang din ang itsura niya. Ayan. Ito yung ating mini relay. 5-pin din ito. Ayan. 5-pin na mini relay. Or yan nga, yung traditional natin. Yung malalaki. Malalaki. Tapos, ang isa pang kailanganin natin is wire. Ayan. Wire. Ang wire na gagamitin natin is, dapat na gagamitin natin is size 18. Yan. AWG 18. Yan. Depende na lang sa brand. Or pwedeng Japan wire or pwedeng automotive wire. Basta wag lang kayong gagamit nitong ano. Nitong isang wire na ordinary lang. Ayan. Problema dito sa wire na to is, ayan. Nababatak siya, nababatak dito sa rubber niya, yung rubber insulation niya, ayan o. Nakikita nyo, nababatak siya. Ayan. Medyo nawawala lang sa focus yung ating camera, pero nababatak yung wire niya. Gumagalaw. Kasi pagtagal nito, ito yung mga wire na ano, napupulbos. Ayan. Napupulbos siya at kung sana lang nawawala or natutunaw pag tinutumagal. Ayan. Kada gamit kasi natin ating mini driving light, umiinit yung mga wires niyan. Kaya kung mas maliit at mas pangit yung wire mo, mas madali niyang uubusin yung wire mo. Yun ang magkocause ng ano, grounding or ano. Yan, magsushort na yung mga wire, magpuputukan na. Ayan, mga fuse. Ingat kayo sa mga gagamiting wire. Kung wala kayong alam, check nyo muna kung maganda yung wire. Karamihan kasi sa mga Japan wire, ano, eto. Ayan, makakapal yung ano niya, yung copper strand niya sa loob. Eto. Ayan. Makakapal yung copper strand niya. Mga kapal yan. Tapos, ito naman yung automotive wire natin. Yan. Itong orange yan. Size 18 din to. Ayan, makikita nyo. Marami rin siyang strand. Ayan. Kaya, okay to. Ayan. Tapos, pagkatapos natin mag-wiring, maganda, nagagamitan din natin itong ano, insulation. Ayan. Insulation tube. Ito siya. Gamit lang siguro kayo, mga 1 to 2 meters. Yan, 2 meters. Sobra-sobra na yun. Aking bagay ito para maging protection ng wire natin na hindi siya gagasgas dun sa loob. Lalo na't kung maglilinya tayo na gamit ay yung ating nakasanayan na mga relay. Yan. Para sa akin ha, para sa akin. Kailangan gumamit tayo nito. Ayan. Tapos, isa pa magagamit natin ay etong ano, passing. Yan. Passing switch. Meron kasing iba na ayaw magbutas. Katulad nito na binubutas siya sa handle switch. Yan. Inubutas ito sa handle switch para dun siya mailagay. Para sa mga naked naman, handlebar ang gamit, ito naman yung isa sa pwedeng gamitin. Kung mas mahal nga lang siya ng konti kasi may bracket siya na stainless. Pero same function lang din naman siya. Ayan. Maglagay din tayo ng fuse. Ayan. May dalawang klase tayo ng fuse dito. Ito yung ordinary fuse. Ayan. Makikita nyo, open lang yung housing niya. Disalpak lang siya at meron din tayo namang isa na ano, fuse na medyo mamahalin. Ayan. Ito yung mamahaling fuse natin. Ayan. May ano siya, may housing siya. Ayan, may housing siya. Ayan, nasasarado. For ano to, for splash protection. Ayan. Para protected siya pa sa mga talsik ng tubig. Ayan. Hindi siya madaling pasukan. Ayan siya. Naisasarado. Isa yan sa magandang gamitin na fuse.
Ang problema lang, syempre, mas maganda is mas mahal. Yun lang naman yun eh. Tapos, sunod natin is, eto, switch, three-way switch. Meron tayo dito ng domino. Domino na three-way switch. Okay, eto, domino three-way switch. Yan, ang function niya is up and down. Pindutin mo up, gitna mo, then pindutin mo down. Ang off niya is yung gitna. Kaya pag in-up mo, saka down yun. Bali, 3 clicks yung maririnig mo. Isa, 1, 2, 3. 1, ulit 1, 2, 3. Yun. 3 clicks, ibig sabihin, yung off niya, yung gitna. Pag nakapantay yung, ano, yung pinduta niya, ibig sabihin yan is off. Pag naka-on na siya is, ayan, magbe-bend na siya. Tapos ganun din, sa taas, ayan. Off niya yung gitna. Kaya tinawag siyang 3-way switch. Ayan. Sa 3-way switch, may iba-ibang klase din. May mura, may mahal. Ito naman yung ibang mahal na 3-way switch. Pero yung functionality nila, yung function nila is pare-parehas lang. Ayan. Ayan, di ba? Pare-parehas lang sila. Ayan. Pare-parehas lang yan. Pare-parehas lang. Kaso nga lang, nag-iiba na lang sa kanila is sa design. Okay, ito naman si, ano, bukod kay Lumina, kanina na merong socket connector, ito naman si Ato, may socket connector din siya. Ayan. Ayan, dalawa din siya. Para magamit mo sa plug and play saka sa non-plug and play na harness. Ayan. Ay, isang three-way switch natin. Ayan. Ito naman is good for handlebar. Ayan. Sa handlebar na siya kinakabit, susuksok dito yung handlebar. Then, ayan. Three-way switch din siya. Ayan. Ayan. Kasi sa ano, pagkakabit ng switch, merong sa side mirror lang. Ito. Sa side mirror, for left side dito. Kaya nandito yung butas. Then, ito, meron ding ano, for right side na nandito naman sa kabilang butas. Kung pagdidikitin mo yung dalawa na yan, yan. For left and right yung lagayan na yan. Kaya magkaiba sila ng butas. Ayan. Pero kadalasan na inilalagay namin is sa left side. Kasi mas hindi dominante yung kamay doon. Sa right side kasi, nandun yung throttle. Kaya medyo, pa yun, abala pa. Pag magsuswitch ka pa ng ilaw, then magta-throttle ka. Ayan. Hindi kagaya sa left, lalo na sa mga scooter na hindi naman ganun ka-dominant. Ayan. Ayun siya. Okay, ito yung isang harness natin. Three wires yung ano nito, nakalabas nito. Which means for three wires na type ng MDL. Ayan. Ito, meron tayo ditong katabi na MDL. Ayan. Okay. Ang wire nito ay tatlo lang. Ayan. Tatlo lang yung available niya na wire. Ayan, red, yellow, and black. Yung black is usually, kadalasan yan ay negative. Ayan. Tatlo lang ang available nito. So, compatible siya dito. Ibig sabihin, pwede siya maging plug and play na lang siya. Susuksok na lang yung tatlong wire na yun dito, and then lalagyan to ng switch na may ano rin to, mayroon din siyang nakaabang na ano, socket para sa switch. Ito siya. Ayan. Ito yung socket niya para sa switch. Para, may nabibili din kasi mga switch. Ito kasi sold separately siya. Switch din na may socket type. Ayan. Three-way switch siya na socket type. Pero yung mga may socket type na yan, may kasama din siyang extension yan. Kumbaga may kasama din siyang socket for, ayan, para dito naman siya sa dulo na hindi na, ayan, eto wala na siyang terminal dito. Para pwede mo siyang putulin or pwede mo siyang ikabit dun sa mga harness na kagaya nitong traditional na harness natin. Ayan, yung mga kinukonekta natin na traditional harness like nito na mini relay natin, ayan. Ang connection niya is pagdudugtungin na lang natin yung mga wire, ayan. Wala kasi itong terminal kasi ginawa lang natin to. Yan naman kadalasan yung mga ginagawa. Ayan. Okay. Ito siya. Yung unang harness natin. Iba-iba lang ang itsura nito. Yan, katulad nito. Ayan, iba yung itsura nito. Ito yung pinakabalas niya. Ayan. Ito, makikita nyo. Then, compare natin siya dito sa isa Atom natin. Ito, iba rin yung design nito. Ayan. Atom harness din ito. Itong Atom harness natin na isa nito is 3 wires din. Ayan. 3 wires din siya. 3 wires o 4 wires, okay lang ba? Okay lang yan. Walang pagkakaiba yan. Pare-parehas lang yan. Ayan. Depende lang yan sa connection na gagawin natin sa motor natin. Tapos meron din itong isa pa si Atom na 4 wires. Ayan. 4 wires naman yung nakaabang niya dito sa kanyang harness. Ayan. May kita nyo, apat na wire yan. Iba-iba kulay para mas madaling makita at hindi mag-mix yung ating connection. Ayan. Four wires yan. Bali, dalawang socket yan for left and right na ilaw. Ayan. Tig-apat. Ayan. Then, ayan, may kasama rin siyang fuse. Tapos, itong kaibahan lang nitong ating isang harness na nasa dulo, ito is may kasama na siya talagang switch.
Ayan. May kasama na siyang three-way switch. Ayan. Yung three-way switch niya dito sa harap, may isa pang switch sa likod. Ito, makikita nyo. Ayan. Meron pa siyang isang pindutan dito sa likod. Ayan. Bukod dito na dalawa sa harap, ito na yung pangatlo. Kumbaga, wala ka nang hahanapin pa. Ayan, all-in package na siya. Mas madali siyang ikabit. Kabit nyo lang yung ilaw dito sa socket. And then, ilatag mo na sa motor. Secure mo na lang ng tape and all. Ayan, cable tie para hindi mag-loose yung mga wires na mahaba. Mahaba kasi ito eh. Nasa around 1.5 meters yata ang haba nito. Ayan. Ayan, 1 to 1.5 meters ang haba nito. So, bali, kayang-kaya mo na siyang i-layout. Ayan. For DIY to, kadalasan, mas mabilis to. DIY na lang siya, wala ka ng labor kasi nga, ikaw na mismo gagawa, then ito lang siya, hindi ka naman magkakamali kasi ipa-plug mo lang dito yung mga socket ng ating mga MDL. Kuha lang ako ng sample, katulad nito. Ito siya. Ayan o. May apat na wires din siya. Ayan. Isusuksok mo lang itong apat na wires na ito dito, then good to go ka na. Ayan. Diba, napakadali. For DIY to. Lalo na best ito para sa mga naked bikes, ayan, na hindi na kailangan pang buksan or wala nang kailangan alising pang pairings. Ayan, ayan mga goods yan. Kahit ito, ganun din, halos same na lang din siya. Kaya, ang kaibahan lang nito is may kasama na siyang switch. Itong isa is wala pa, then also itong isa is wala pa. Pero ito, kahit yan tatlo na yan, is meron pa rin siyang distinction or I mean, itong tatlo na yan ay may pagkakaiba-iba pa rin settings. Yan. Ano yung ibig sabihin ng settings? Yan. Yung tatlong yan, may magkakaiba pa rin function pagdating sa ilaw. Ayan. Hindi pare-parehas yung ano nila, pagkakagawa nila. Somehow, meron silang pagkakapare-parehas, pero meron pa rin pagkakaiba-iba. Ayan. Okay, last look sa mga gagamitin natin. Okay, ilalagay ko na lang dyan sa video kung magkano magagastos. Minimum hanggang sa pinakamataas. Ilalagay ko na lang sa video yung magagastos natin. Ito yung total na from pinaka mababa, pinaka mura natin may kakabit, and then hanggang sa pinaka mahal natin magagamit na sa installation. Ayan, pwede naman kasi mag DIY kayo, or kaya pagpunta nyo sa shop is doon nyo nalang ipakabit para labor nalang babayaran nyo. Minsan kasi mas makakatipid tayo pag tayo mismo ang bibili. Ayan, bawat parts na to, iba-iba na presyo nyan sa bawat shop. May magsasabi minsan na sabihin nila pre-labor yung kabit namin, but then hindi nyo alam yung price pala niya is overpriced, na doon na pala niya kukunin dun sa bawat item niya yung makukuha, yung kikitain niya. Kaya masasabi niya gagawin niya or sasabihin niya na pre-labor yung pagkakabit. Minsan talaga ang pinaka best way talaga para makamura kayo ng pagkakabit ng ilaw is kayo na mismo ang bibili. It's either online or maghanap kayo ng pinaka mababang shop na magbebenta. Mas maganda rin kasi minsan na tumitingin-tingin sa iba't ibang sa online. Usually sa online eh, ibang-iba talaga ang presyo sa online compared sa traditional shop. Yun nga lang kami sa traditional shop, nagbibigay na lang kami ng warranty na hindi na kaya ibigay minsan ng online. Yun lang naman yung pinagkaiba nun. Pero sa price at sa price, may makikita kayo na mas mababa. Like dito sa three-way switch natin, na eto, like nito na Domino, merong ibang brand na hindi Domino ang tatak or iba or minsan walang pangalan pero same function lang siya na mas makakatipid kayo. Ayan. Tapos sa mga wires din, yon. At mas maganda kung kayo na mismo bibili ng wire or kaya trusted yung wire na magagamit or syempre nga, isa pa doon, i-check nyo maigi kung anong klase ng wire na gagamitin. Mas maganda kasi mas tumatagal yung buhay ng wire. Kung mumurahing wire lang yung may kakabisin yun at wala kayong idea, yun ang pinion kasi minsan ang mahirap eh. Nagpapakabit ka pero wala kang idea dun sa wire na ginagamit. Repair sa atin yung shop. Sinabi ng kaibigan natin na maganda yung shop na yun. Dun tayo nagpapakabit. Mura daw, ganun. Maraming klase. Pero pinaka the best talaga is check nyo din lahat ng bagay na kinakabit sa motor nyo. Check nyo din kung hinihinang ba yan or ginagamitan ba siya ng shrink tube. May papayo ko lang pag magpapakabit kayo, pinaka the best talaga para sa akin is bumili kayo ng sarili nyong item and then pakabit nyo na lang sa labas. Mas makakatipid kayo. Pero bibigyan ko pa rin kayo ng list down ng computation na makakatulong sa inyo para meron kayong idea kung magkano ang kabit ng bawat ilaw. Yan. Bukod pa pala sa bracket, syempre, ang bracket meron ding bakal and meron ding stainless. Kaya kayo na lang din mamili kung hanggang saan yung budget na kaya ninyo. Maraming available yan sa online, saka sa mga shop. Depende sa inyo kung ano gusto ninyo. Yun lang po. Salamat.